next na tayo, ano, causes of priapism. So, meron siyang tinatawag na blood-related disorder. So, ano yung mga to? If ever meron kayong sickle cell anemia, leukemia, ayan, mga ganyan. So, blood-related siya. Pwede siyang maging cause ng priapism. So, ano ba kasi nangyayari dito? So, ang nangyayari kasi, yung blood dun sa penis, hindi siya makalabas. So, yung formation or yung abnormal shape kasi ng isang cell doon, sickle cell anemia, so hindi siya nakakalabas ng proper. So, it's another cause kung bakit kayo nagkakaroon ng priapism. So, next cause, no, medication. So, napakaraming klase ng drugs na nakaka-apekto para magkaroon ng priapism. So, hindi ko na iisa-isahin, pero napakaraming drugs talaga. It is one of the causes of priapism. So, another cause din daw po ng priapism is what? Yung lagi kang umiinom ng alak and if ever na nagtitake ka ng drugs like marijuana. So, nagko-cause din daw po siya ng priapism. So, next cause, no, kung meron ka daw pong injury. So, if ever nagkaroon ka ng injured penis, pelvis, so nagkakaroon dito ng cause. Nagiging dahilan siya ng non-ischemic priapism. So, ito yung less common, yung hindi masakit. Next, last part na po tayo, no, treatment. Okay, so anong ginagawa ng doktor para dito sa priapism? So, kung ikaw may tinatawag na high flow priapism o yung tinatawag nilang non-ischemic, so ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng ice pack. Pinalalamig nila para what? Para wala kang maramdaman. Okay? Kasi may less pain naman yun eh. So, para wala kang maramdaman. And then, ang pinaka-point nila dito, tatanggalin nila. Ide-drain nila yung blood na nasa penis mo. Kasi hinatrap nga yun eh. Hindi makalabas. So, kailangan i-drain yun. Okay? Kasi kapag hindi na-drain yun, magkakaroon ka ng erectile dysfunction. Kasi wala nang ano yun eh. Hindi na yun oxygenated. Okay? Maaapektuhan pati yung tissues mo dun sa private part mo. So, it's an urgent. Kailangan yun. Emergency yun na kailangan pag may ganito kang priapism, kahit either ischemic man or non-ischemic, kapag more than 4 hours ka na merong prolonged na erection, tapos yung rigid pa yung shaft, yung sobrang tigas, hindi nababali itong shaft, ano, tapos yung meron kang pain, okay? So, that's the time na kailangan mo na talagang pumunta sa isang hospital. So, last treatment na po, ano, medicine, okay? Para po ito sa mga low-flow ischemic, okay? So, ang ginagawa dito kasi palibasa, na-trap, diba? Sabi ko, na-trap kanina. So, binibigyan sila ng gamot, okay? Pagkabigay ng gamot nito, ano bang ginagawa ng gamot na to? So, ang ginagawa nun, ginagawa niya yung blood vessel, yung lytid, imbis na, diba sabi ko kanina, nag-o-open yun ng wide, okay? Para makapasok ang blood flow. Ang ginagawa nung medicine na yun, o yung gamot na yun, ginagawa niyang narrow, pinapasikip niya ng konti, para less yung blood flow na pupunta doon sa inyong private part para hindi ganun kaano yung swelling sa inyong private part. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and have a nice day po. Salamat. Bye.